Magandang araw mga bata! Tayo ay mag-aaral ngayon sa asignaturang math o matematika. Tayo ay nasa unang linggo ng fourth quarter o ika-apat na markahan. Ako nga pala si Teacher Marnie Grace, ang inyong guro sa math. Handa na ba kayong makinig at matuto? Tara, halina't tuklasin natin ang ating aralin sa linggong ito. Ang ating paksang aralin sa linggong ito ay tungkol sa pagsabi ng mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon sa tamang order. Para sa ating layunin, kayo ay inaasahang nasasabi ang mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon ng may wastong pagkasunod-sunod. Natutukoy ang mga bilang ng mga araw at buwan at napahahalagahan ang mga mahalagang pangyayari sa pamilya. Pero bago yon, aawitin muna natin ang kantang Pitong Araw sa Isang Linggo. Halina't sabayan ninyo ako! May pitong araw sa isang linggo. At ito ay ang Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Isa-isahin natin ang mga araw na ito. Unang araw, Linggo. Sa English ay Sunday. Tuwing linggo ay nagsasama-sama ang mga pamilya at itinatawag natin itong Family Day. Ang bawat isa ay nagtutungo din sa mga sambahan at doon ay nananalangin at sumasamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay nga nating ulitin mga bata. Linggo. Sunday. Magaling! Ang ikalawang araw naman ay Lunes. Sa English ay Monday. Tuwing Lunes ay naghahanda tayo para pumasok at mag-aral sa ating paaralan o sa ating school. Ito ang simula ng klase natin para sa isang linggo. Ulitin nga natin mga bata. Lunes. Sa English ay Monday. Magaling! Ang ikatlong araw naman ay Martes. O sa English ay Tuesday. Patuloy pa rin tayong nag-aaral sa ating silid-aralan kasama ang ating guro sa ating pag-aaral. Ngunit sa panahon ngayon, tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan at nakikipag-ugnayan lamang tayo sa guro kasama ng ating mga magulang sa ating mga tahanan. Ulitin nga natin mga bata. Ikatlong araw, Martes.
Tuesday. Magaling! Ang ikaapat na araw naman ay Miyerkules o Wednesday. Tuloy-tuloy pa rin tayong nag-aaral sa ating mga paaralan o mga silid-aralan. Ulitin nga natin, Miyerkules, Wednesday. Ang ikalimang araw naman ay ang araw ng Huwebes o Thursday. Patuloy pa rin tayong nag-aaral sa ating mga paaralan. Tayo ay nagbabasa, nagsusulat, nagkukulay at nagdo-drawing. Ulitin nga natin, Huwebes, Thursday. Ang ika-anim na araw naman ay Biyernes o sa English ay Friday. Ito ang pinakahuling araw ng ating pasok o klase sa paaralan sa isang buong linggo. Ulitin nga natin, Biyernes, Friday. Ang huling araw naman o ang pampitong araw sa isang buong linggo ay Sabado o Saturday. Nasa kanya-kanya tayong mga tahanan. Tayo ay naglalaro kasama ng ating pamilya at mga kaibigan. Ulitin nga natin mga kabata, Sabado, Saturday. Magaling mga bata! Ngayon, isa-isahin nga natin ulit ang mga araw sa isang buong linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Very good! Magaling, magaling, magaling. Ngayon naman, subukan natin sabihin ang mga araw na ito sa English. 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Very good mga bata! Natutunan nyo rin ang mga araw sa isang buong linggo. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagsabi ng araw sa isang linggo. Matututuhan mo rin ang pagsabi ng buwan sa isang taon sa tamang order nito. Tingnan ang mga halimbawa sa ibaba, suriin mo kung paano ang pagsabi ng tamang mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon. Unang halimbawa, naghahanda na si Lorena para sa nalalapit niyang kaarawan sa darating na Lunes. Anong araw kaya ngayon kung 3 araw na lang mula ngayon ay kaarawan na niya? Subukan ninyong sagutin ang mga tanong. Unang tanong, anong araw ang kaarawan ni Lorena? Tama! Ang sagot ay Lunes. Ikalawang tanong, ilang araw mayroon bago sumapit ang kaarawan ni Lorena? Tama! Ang sagot ay 3 araw. Ikatlong tanong, ano kaya ang solusyon sa ating suliranin? Narito ang ating ginawang solusyon. Batay sa ibinigay na sitwasyon, ang araw ng kaarawan ni Lorena ay Lunes. Pansinin na ang nakaturong araw ay Lunes. Sinabi na 3 araw na lang mula ngayon ay kaarawan na ni Lorena. Kaya naman, bumilang tayo pabalik ng 3 beses. Una, Linggo. Pangalawa, Sabado. At ang pangatlo ay Biyernes. Kaya naman, ang tamang sagot ay
Biyernes ang tatlong araw bago sumapit ang Lunes. Tandaan mo, may pitong araw sa isang buong linggo. Tingnan ang talahan na yan sa ibaba kung paano ipinakita ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa isang buong linggo. Ang unang araw sa isang linggo ay Linggo. Ang ikalawa naman ay Lunes. Ang ikatlo ay Martes. Ang ikaapat ay Miyerkules. Ang ikalima ay Huwebes. Ang ikaanim ay Biyernes. At ang pangpito o huling araw sa isang buong linggo ay Sabado. Ngayon ay atin namang tuklasin ang 12 buwan sa isang taon. Pero bago yon mga bata, awitin muna natin ang kantang Lubi-Lubi na tungkol sa 12 buwan sa isang taon. Halina, sabay-sabay nating awitin ito. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Lubi-Lubi. Halina at pag-aralan, gala ng 12 buwan. Ulitin nating bigkasin, sabay-sabay nating awitin. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Lubi-Lubi. Halina at pag-aralan, gala ng 12 buwan. Ulit-ulitin nating bigkasin, sabay-sabay nating awitin. Ano-ano nga ang 12 buwan sa isang taon? Basahin natin. Unang buwan, Enero. Ikalawa naman ay ang Pebrero. Ikatlo ay ang Marso. Ikaapat ay ang buwan ng Abril. Ikalima naman ang buwan ng Mayo. Ikaanim naman ang buwan ng Hunyo. Ikapito, Hulyo. Ikawalo naman ang buwan ng Agosto. Ikasyam naman ang buwan ng Setyembre. Ikasampu naman ang buwan ng Oktubre. Ikalabing isa ang buwan ng Nobyembre. At ang panghuli ay ang Disyembre. Mga buwan sa isang taon. May 12 buwan sa isang taon. At ito ay ang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. Isa-isahin natin. Ang unang buwan sa isang taon ay Enero. Sa English ay January. Tuwing Enero ay ipinagdiriwang natin ang bagong taon o New Year. Masaya nating sinasalubong ang unang buwan sa isang buong taon. Ulitin nga natin mga bata, Enero, January. Ikalawa naman ay ang
Pebrero. February sa English. Tuwing Pebrero ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga puso, o sa English ay Valentine's Day. Ulitin nga natin, Pebrero. February. Ikatlo naman ang buwan ng Marso. Sa English ay March. Tuwing Marso ay pinagdiriwang ang buwan ng pagtatapos ng mga estudyante o mga mag-aaral. Dito din pinagdiriwang ang Fire Prevention Month. Ulitin nga natin mga bata. Marso. March. Ikaapat naman ay ang Abril. Sa English ay April. Tuwing Abril ay ipinagdiriwang ang Araw ng Kagitingan. Abril. April. Ikalima naman ay ang buwan ng Mayo. Sa English ay May. Sa buwang ito ay ating ipinagdiriwang ang Araw ng Manggagawa, o sa English ay Labor Day. Ulitin nga natin, Mayo, May. Ang susunod na buwan ay ang buwan ng Hunyo. Sa English ay June. Sa buwang ito ay ating ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan, o Independence Day. Ulitin nga natin, Hunyo, June. Ikapitong buwan naman ang buwan ng Hulyo, o sa English ay July. Sa buwang ito ay ating ginagawa o kinakain ang mga nutritional foods. Ito ang buwan ng nutrisyon. Hulyo, July. Ikawalo naman ay ang buwan ng Agosto. Sa English ay August. Sa buwang ito ay ating tinatangkilik ang ating wikang Filipino. Ito ang buwan ng wika. Agosto. August. Ang ating ikasyam na buwan naman ay ang buwan ng Setyembre. Sa English ay September. Ito ang buwan kung saan ipinagdiriwang natin ang National Family Week, kung saan tayo ay nagsasama-sama ng ating mga pamilya. Ulitin nga natin mga bata, Setyembre, September. Ikasampung buwan naman ang buwan ng Oktubre. Sa English ay October. Sa buwang ito ay ating pinagdiriwang ang United Nations Day, o ang pagkakaisa-isa ng mga bansa. Oktubre. October. Ikalabing isa naman ang buwan ng Nobyembre. Sa English ay November. Sa buwang ito ay ating inaalaala ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na, pagkat ditong buwan na to ang araw ng mga patay. Nobyembre. November. Ang ating huli at ikalabing dalawang buwan ay ang buwan ng Disyembre. Sa English ay
December. Sa buwang ito ay ating ipinagdiriwang ang Pasko. Masaya ring nagsasama-sama ang ating mga pamilya. Ulitin nga natin mga bata, Disyembre. Sa English ay December. Isa-isahin nga natin muli ang 12 buwan sa isang taon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. Magaling mga bata! Tandaan nyo mga bata, mayroong 12 buwan sa isang taon. Tingnan ang tamang pagkakasunod-sunod ng bawat buwan sa isang taon. Ang unang buwan ay Enero. Ang pangalawa naman ay Pebrero. Ang pangatlo ay Marso. Ang pang-apat ay Abril. Panglima naman ang Mayo. Ang pang-anim ay Hunyo. Ang pang-pito ay Hulyo. Ang pang-walo naman ay Agosto. Pang-siyam ang Setyembre. Pang-sampu naman ang Oktubre. Pang-11 ang Nobyembre. At ang pang-12 o huling buwan sa isang buong taon ay Disyembre. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng selebrasyong ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Sa buwan ng Enero ay ating ipinagdiriwang ang New Year o ang bagong taon. Sa buwan naman ng Pebrero ay ating ipinagdiriwang ang araw ng mga puso. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Sa buwan naman ng Mayo ay ipinagdiriwang ang araw ng manggagawa. Sa buwan ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Sa buwan naman ng Nobyembre ay ipinagdiriwang ang araw ng mga patay. At sa buwan ng Disyembre ay ating ipinagdiriwang ang araw ng Pasko. Para sa ating pagpapaunlad, subukan nating sagutin ang gawain sa pagkatuto sa unang bilang. Suriing mabuti ang mga datos na ibinigay sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang tamang araw na hinihingi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang tanong. Anong araw ang sumunod sa araw ng Lunes? Tama! Ang tamang sagot ay letter C, Martes. Ikalawang tanong. Ano ang ikalimang araw sa isang linggo? Magaling! Ang tamang sagot ay Huwebes. Ikatlong tanong, anong araw ang nasa pagitan ng Martes at Huwebes? Tama! Ang tamang sagot ay letter B, Miyerkules. Ikaapat na tanong, anong araw makalipas ang araw ng Linggo? Magaling! Ang sagot ay letter C, Lunes. Ikalimang tanong, kung ngayon ay Huwebes, anong araw makalipas ang 5 araw? Magaling!
Ang sagot ay letter C, Martes. Halina't sagutin din natin ang gawain sa pagkatupo bilang 2. Isulat ang tamang ngalan ng buwan sa bawat patlang ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Tingnan ang halimbawa. Pebrero. Ang sunod na buwan sa Pebrero ay Marso. Pagkatapos naman ay Abril. At ang sunod na buwan ay Mayo. Subukan nating sagutin. Unang bilang. Abril, Mayo, Patlang, Hulyo, Patlang. Ikalawa. Setyembre, Patlang, Nobyembre, Patlang. Ikatlo. Hunyo, Patlang, Patlang, Setyembre. Ikaapat. Marso, Patlang, Mayo, Patlang. Ikalima. Hulyo, Patlang, Patlang, Oktubre. Ngayon ay subukan nating sagutin. Para sa unang bilang, anong buwan ang susunod sa Mayo? Tama, Hunyo. Anong buwan naman ang susunod sa Hulyo? Tama, Agosto. Ikalawa, anong buwan ang susunod sa Setyembre? Tama, Oktubre. Anong buwan naman ang susunod sa Nobyembre? Magaling, Disyembre. Ikatlo, anong buwan ang susunod sa Hunyo? Tama, Hulyo. At pagkatapos naman ng Hulyo ay? Magaling, Agosto. Ikaapat, anong buwan ang pagkatapos ng Marso? Magaling, Abril. At pagkatapos ng Mayo ay? Tama, Hunyo. Ikalima, anong buwan ang susunod sa Hulyo? Tama, Agosto. At pagkatapos ng Agosto ay? Setyembre. Very good, mga bata! Para sa ating paglalapat, suriing mabuti ang mga datos sa ibaba. Isulat sa patlang ang angkop na buwan kung kailan ito ipinagdiriwang. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Unang bilang, kailan natin ipinagdiriwang ang araw ng mga puso? Tama, ito ay pinagdiriwang tuwing Pebrero. Ikalawa, kailan naman natin ipinagdiriwang ang araw ng mga patay? Tama, ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre. Ikatlo, kailan natin ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan? Magaling! Ito ay pinagdiriwang tuwing Abril. Ikaapat, kailan naman natin ipinagdiriwang ang bagong taon o New Year? Tama! Ito ay pinagdiriwang tuwing Enero. Ikalima, kailan natin ipinagdiriwang ang araw ng manggagawa? Magaling! Ito ay ipinagdiriwang tuwing Mayo.
Ang galing-galing naman, mga bata! Very good! At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Nakatitiyak akong naunawaan ninyo ang ating ginawang pag-aaral at naway marami kayong natutunan. Binabati ko kayo sapagkat napagtagumpayan ninyo ang mga gawaing ibinigay sa inyo. Dahil dyan, very good kayo kay teacher! Maraming salamat mga bata! Ako nga muli si Teacher Marnie Grace. Hanggang sa muli, mag-ingat tayong palagi at God bless! Paalam!